Good morning po. Nagbabalik na naman po ako sa aking channel para magbigay ng konting tips sa pag-aalaga ng mga fry sa wild, ganoon na rin po sa mga grow out. Ngayon po ang topic natin is regarding po sa pag-aalaga ng fry sa wild. Ngayon po, ang isishare ko sa inyo yung bagong nursery pan na ginawa ko na dating grow out pan. Ngayon po, bali 5 tub po yung nilagay ko rito, 5 tub ng fry. Ngayon po, napakaganda po ng naging result. Kasi po, naobserbahan ko, habang tumatagal na ginagamit natin ang nursery pan, kumukonti po ng kumukonti ang survival rate ng mga fry. So, kung meron po tayong extra na pwedeng gamiting nursery pan, mas maganda po. Dati pong grow out pan ito, ngayon ang ginawa ko is nilagyang pinaikutan ko po ng lambat at kinondisyon ko po. Pagkatapos hinulugan ko ng mga fry. Ngayon po, ang makikita nyo, ayan po, may malawak po siya. At napakabilis po lumaki ng mga fry dito. Kasi dun sa mga dating nursery pan ko, ang naging problema, since 1 year ko na silang ginagamit, hindi na po maganda yung lupa. Marami na mga lumot, tapos yung lupa himself is maitim na. Ngayon, ito, kung mapapansin nyo, napaka-healthy po ng tubig. Ganun na rin po ang lupa nito. Kaya napakabilis po lumaki ng mga fry dito. Kung mapapansin nyo yan. Ngayon po, nakischedule pong i-harvest ito sa linggo. Kasi po, marami na pong mga malalaki. Bali, mga 18 days pa lang po ito. Isasizing ko na po siya. Tapos, yung makukuha kong good size at oversize, ibibenta ko. Yung undersize, papalakihin ko ulit. So, ang tips po dito is kung mag-aalaga po tayo ng fry sa wild at ang nilalagyan natin is masyado nang nagamit, ibig sabihin ilang beses na natin ginamit to, ang nagiging cost po nito is by time pass out goes out, kumukunti po ang na-harvest dahil na rin po sa nawawala na po yung nutrients ng lupa at nagkakaroon na ng mga maraming lumot. So, ang tips ko po dito, kapag meron tayong extra na nursery pan na pwedeng gamitin para lagyan ng fry, gamitin po natin. Ibig sabihin po, yung mga nursery pan na nilalagyan natin ng fry, at least nire-recommend ko, kapag nakatatlong beses na tayong gamitin ito, at least kailangan po nating linisin. Parang bahay din po yan. Kailangan din pong linisin. Okay po. Kasi po, 2 nursery pan ko, na-observe ko, 2 beses na nilagyan ko po ng mga fry at napaka taas po ng mortality. Napakababa po ng survival rate ng mga fry ko. Ngayon, sinubukan kong maglagay sa bagong, gumawa ng bagong nursery pan para matesting ko kung maganda yung survival rate ng mga fry. At ngayon po, tested and proven na kapag bago po ang nursery pan, napakaganda po ng survival rate ng mga fry. Okay po. Ayan po. Sige po, hanggang dito na lang. Maraming salamat po. Sana po may napulot kayong konting tips sa pag-aalaga ng fry sa wild. Okay po. Basta tandaan nyo po palagi, ang bagong nursery pan, napakataas ng, napakaganda ng survival rate ng mga fry.
nursery pond na paulit-ulit na ginagamit habang tumatagal, nagiging mababa po yung survival rate ng mga fry. Okay po. Maraming salamat po.